Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating Rema Feels Facebook Live Bible Study po. At ito po yung topic po natin ngayon. Satan, His Limited Power. So ito po yung number one sa pang-preparation niya sa mga Kristiyano. Number two, mapipigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo po, may limitasyon ang kanyang panunukso. Ngayon, ito po yung topic na naibigay po sa akin dito sa number 4. Alam niya kapag talo na siya. So po, bago po tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon, uli magandang hapon po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa panalangin. Mas sa pangalan ni Jesus, salamat po sa hapong ito. Nalangin namin, Panginoon, na turuan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Gawin mo malinaw sa amin, Panginoon, ang mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa magandang gagawin mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa number 4, muli, alam niya kapag talo na siya. Sa James chapter 4, verse 7, makipagbukasan po kayo sa akin dito. Sabi po dito, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Lahat po tayo kilala natin si Satanas at may idea tayo sa mga schemes niya. Mga masasamang plano niya, lalo na sa mga Kristiyanong nagpapatuloy na maglingkod. Amen po. Pinag-aaralan po natin ngayon ang limitasyon ng kapangyarihan ni Satanas, kaya hindi mo na kailangang matakot o mangamba kapag naririnig mo ang pangalang Satanas. Tandaan po natin, mas makapangyarihan ang Jesus na meron ka sa puso mo kaysa sa Diyos ng mundong ito, kagaya ng sinabi niya dito po sa 1 John chapter 4 verse 4. Amen po. Ngayon, kailangan po nating malaman ito, kasi si Satanas, alam niya na mas makapangyarihan si Jesus sa kanya. Ayun nga lang, may mga Kristiyano po na hindi nila alam kung gaano kamakapangyarihan ni Jesus na nasa kanila. Kaya naman po minsan, marami po mga Kristiyano po ang nalilin lang, patuloy na nadadaya at natutukso pa rin. Kaya nga po pinag-aaralan po natin ngayon ang limitasyon na kapangyarihan ni Satanas. Ang ibig sabihin po ng limited ay may hangganan. Hanggang dito ka lang. Hanggang dyan lang siya. Ito si Satanas. Amen po, limited lang. Hanggang dyan lang siya. So, sa papaano pong paraan, ang sabi dito sa number 4, alam niya kapag talo na siya. Si Satanas po ay matalino pagdating sa pandaraya. Matalino siya pagdating sa panluloko. Kaya nga po kilala siyang manluloko kasi nung una pa lang, expertise na siya. Di ba po? Natatandaan niyo po ba sa Genesis chapter 3? Nung time nung kay Eva, dito po makikita natin na si Satanas ay mandaraya, manluloko siya. Dadayain ka niya. Pero alam niyo po, matalino din si Satanas. Alam niya kung kailan siya talo na. Amen po. Ngayon meron po ako sa inyo isi-share. Sa isang book po ni Mary Baxter na yung Divine Revelation of Deliverance po. May isang kwento po doon na nag-uusap-usap daw yung mga masasamang espiritu kung sino nga atakihin nilang Kristiyano. One time po, nakita ni Mary Baxter ang isang demonyo na ang sabi niya sa isang demonyo, tara, lusubin natin ang Kristiyanong yun. Sumagot yung isang demonyo, sabi niya, huwag na, hindi tayo mananalo. Sabi po ulit ng isang demonyo, tara, lusubin natin siya, magsanib pwersa tayo, basta pagsamahin natin yung pwersa natin, sigurado mananalo tayo sa kanya. Alam niyo po, nagsalita yung isang demonyo doon na kasama nila, huwag na, kasi kahit pag samahin pa natin ang mga pwersa natin, hindi tayo mananalo sa kanya. Ngayon, nagtanong yung demonyo, sabi niya, eh paano mo naman nasabi na kahit pagsamahin natin ang ating mga kapangyarihan, ang ating mga pwersa, hindi tayo mananalo sa kanya. Alam niya po, sumagot yung demonyo, sabi sa kanya, tingnan mo nga yung Kristiyano na yan. Nagpe-pray yan araw-araw. Nagbabasa ng Bible,
maayos maglingkod sa ministeryo, tingin mo mananalo tayo sa kanya? Alam niyo po, sabi ng isang demonyo, oo nga no, tara, doon na lang tayo sa walang prayer. Sabi ng isang demonyo, tara, doon na lang tayo sa walang prayer. Alam niyo po, alam ni Satanas kapag talo na siya. Alam niya kapag yung plano niya hindi magtatagumpay. Muli po, basahin po natin dito sa ating mga Biblia sa James chapter 4 verse 7. Ang sabi po dito, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Dito po sinabi na kaya't pasakop tayo sa Diyos. Huwag po natin kalilimutan ito. Bakit po? Dahil kung meron pa pong part sa buhay po natin na hindi pa natin na isusuko, na hindi pa natin na ipapasakop sa Panginoon, sasakupin niya ni Satanas. Alam niyo po, alam din niya kapag ang buong buhay mo ay nasakop na ng Diyos, hindi siya mananalo sa iyo. Tandaan po natin si Satanas, alam niya ang karapatan niya. Natatandaan niyo po ba sa mga live po na tinuturo po sa atin ni Pastor Boy? Ang sabi niya, huwag mong sinasabi sa demonyo na wala kang karapatan. Huwag mong sinasabi sa demonyo na wala siyang karapatan. Kasi sa totoo lang, kung alam niyang wala na siyang karapatan, sabi ng James, sabi niya po dito sa Santiago, resist the devil and he will flee from you. Pero alam din po niya na kahit ano pang resist mo, kung may karapatan pa din siya na pinangahawakan sa'yo, hindi siya matatalo. Amen po. Kaya dito pa lang po sa una, nakikita po natin ang advice po ni Santiago o ni James, pasakop ka sa Diyos. Upang mawalan po ng karapatan si Satanas sa'yo. Sa gayon, may lakas loob tayo na magsabi nang sa pangalan ni Jesus lumayas ka. Wala kang karapatan. Saka ka mag-resist, doon matatalo mo si Satanas. Aalis na siya. Alam niya kapag talo na siya. Kailan? Kapag tinanggihan mo na siya at kapag tinapos mo na ang pinangahawakan niya sa iyo. Amen po. Ngayon dito po sa Roma chapter 16 verse 20, makipagbukasan po kayo sa akin. Sa Roma chapter 16 verse 20. Ang sabi niya dito, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan, hindi na magtatagal at ipalulupig niya sa inyo si Satanas. Sumain niyo nawa ang kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa King James Version Tagalog, ang sabi po, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan. Sa madaling panahon sa ilalim na inyong mga paa, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumain niyo. Sabi po dito, dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ito po, andito yung authority natin. Amen po, na ibinigay sa atin ng Diyos. Tingnan po natin dito sa verse na to. Makikita po natin na nakatakda na. Ibig sabihin, nakaplano na. Na ano, nadudurugin ng Diyos na kapayapaan si Satanas. Ang diablo, ang mandaraya, ang manluloko, ang mapanlinlang, ang sinungaling. Amen po. Sabi nga po dito, nakatakda na nadurugin ng Diyos ng kapayapaan si Satanas. Kaya po, bilang mga Kristiyano po, kailangan po nating panghawakan ito. Kasi sa totoo lang po, kung may nakakaalam ng every detail ng pagkatalo niya, si Satanas po yun. Si Satanas, alam niya kung kailan siya matatalo. Kasi po nakasulat na sa Biblia, sinabi na po dito ng Panginoon, ulitin ko po, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Sa ilalim ng ating mga paa.
Sabi nga po nung pastor po natin na nauna sa akin, ang sabi niya, si Satanas ay hindi sa ibabaw natin, kundi sa ilalim ng ating mga paa. Binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na tapakan natin siya. Amen. Yun ang sabi po dito, nakasulat na sa Biblia na one day, parurusahan siya, dudurugin siya. Hindi pa lang po yun nagaganap sa ngayon. Pero sigurado ang pangako, ang salita ng Panginoon na si Satanas ay andun yung talo na siya. Wala na siyang magagawa sa buhay mo. As long as ngayon po, kailangan alam natin sa sarili natin na wala siyang pinangahawakan sa buhay ng bawat isa. Amen po. Alam niya ni Satanas. Sabi nga po nung demonyo kay Jesus eh, sa Mateo chapter 8 verse 29. Sige po, makipagbukasan po kayo sa akin dito. Sabi niya, yung kwento yung sa mga baboy, sila ay sumigaw na nagsasabi, anong gagawin mo sa amin o anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang takdang panahon? Sabi po, naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang takdang panahon? Tingnan po natin, dito pa lang, nagsasabi na ang Diablo, nagsasabi na si Satanas, ang demonyo, na alam niyang talo na siya. Kasi pahihirapan sila sa takdang panahon. Kaya po kung may nakakaalam ng totoong pagkatalo niya, si Satanas po yun. Kaya po sa atin po, sa buhay Kristiyano, lagi po nating ipakita kay Satanas na kahit ano pang gawin niya sa buhay natin, hindi siya mananalo kasi alam niyang talo na siya. Titingnan ka pa lang niya. Makita pa lang niya si Jesus sa atin. Makita pa lang niya si Jesus sa buhay mo. Talo na siya. Nanginginig pa. Amen po. Makita pa lang niya na nananalangin ka. Lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Nagbabasa ka ng salita niya. Matapat ka naglilingkod. Maayos tayo naglilingkod sa ministeryo ng Panginoon. Doon pa lang talo na siya. Ipakita po natin sa buhay natin na ang Panginoong Jesus ay panalo sa atin. Amen po. Kaya nga po ang pangako sa atin ng Diyos, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Amen po. Alam niyo po, naalala ko yung sinabi dati nung pastor po namin dito. Alam niyo, sabi niya, noon, sabi niya, ang kulay mo, nung hindi ka pa nakakilala kay Jesus, wala ka pang relasyon sa Diyos, alam niyo po, ang kulay mo ay madilim, maitim. Pero simula na makipag-isa ka kay Jesus, makipag-relasyon tayo sa Panginoon at inayos natin sarili natin sa harapan ng Diyos, nakipagbati tayo sa Panginoon at sinimula natin maglingkod sa Panginoon, hindi na madilim ang tingin sa'yo ni Satanas. Ang tingin na niya sa'yo ay pula. Bakit? Dahilan sa banal na dugo ni Jesus. At dahilan po dyan, tayo po ay may dahilan para magsaya. Bakit? Kasi doon pa lang, sigurado, panalo ka na. Dito pa lang makikita natin, panalo na tayo. Amen po. Dito pa lang, talo na si Satanas. Bakit? Kasi nakipag-isa ka kay Jesus. Dito po, sinasabi po sa Santiago chapter 4 verse 7, na talo na si Satanas once na one, nagpasakop tayo, nagpasubmit tayo sa Panginoon, nagpasubmit na ka sa kalooban niya, pinili mo na sumunod sa plano niya, sa pangarap ng Diyos, gawin niyo yung pinapagawa niya sa iyo. Amen po. Kaya nga po, sabi dito, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Amen. So mga kapatid, magpatuloy po tayo at ipakita natin kay Satanas na siya ay talo na sa buhay natin. Amen po. So sige po, tayo po ay manalangin. Naman sa pangalan ni Jesus, salamat po sa hapong ito. Turuan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy, Lord God, na yung mga salita mong ito ay magpaalala sa bawat isa sa amin. Na Lord, kami ay patuloy na magpasakop sa kung ano yung plano mo sa buhay namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil alam namin kami ay higit pa sa isang mananagumpay dahilan sa iyo, Panginoong Jesus. Na-appreciate namin, Lord, ang kabutihan niyo po sa buhay ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.
Magandang hapon po sa inyong lahat.